Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sige, sirain mo yung damit ko. Total naman, okay naman itong damit ko eh. Pwede itong suotin. Ako naman, sisirain ko sa mask mo. Nagpang-abot nga itong si Lynette at Moira dito nga sa dressing room. At ipinagtataka naman ni Moira na kung bakit narito daw itong si Lynette sa loob ng dressing room. At dito na nga na ipinaliwanag ni Lynette na kabilang nga daw siya dito sa Proudly Pinay na i-interviewin. At dahil hindi nga naniniwala itong si Moira, ay tinatanong naman niya itong ngang mga assistant dito ni Lynette. At umami naman ito na totoo nga ang mga sinasabi nga dito ni Lynette. At maya-maya naman ay gumawa na naman ng eksena itong si Moira. Hinablot niya itong hawak ni Chang Susa na damit ni Lynette. At dito naman na sinabi na kapag hindi daw umalis itong si Lynette at Chang Susan, ay sisirain daw niya itong damit ni Lynette. At gumanti naman itong si Lynette. At ang naisip ni Lynette, itong dala-dala at bit-bit ni Moira na sapatos na ipinatong naman nito sa lamesa. At dito nga na kinuha ni Lynette ang sapatos at sinabi na sige sirain mo yung damit at okay naman daw itong suot na damit ni Lynette at pwedeng-pwede na nga ito kaysa suot nga dito ni Moira. At dahil sobrang mahal nga ng sapatos na ito na ibinili pa ni Zoe sa USA ay tila natakot naman itong si Moira na baka masira nga dito ni Lynette. Kaya ibinigay naman at hinagis ni Moira ang nasabing damit dito ni Lynette. At tila gumanti din naman itong si Chang Susan. Nagayahin daw di umano ang ginawa ni Moira sa damit na kung papaano niya isinasauli dito ni Lynette. Inihagis niya rin ni Chang Susan itong ang sapatos. At dito naman na dinampot agad ni Moira. Baka daw ay masira at galit na ibinalik ni Moira sa loob nga ng box. At dahil dito nagkakainitan nga ng sobra itong si Lynette at itong ang si Moira. At hindi pa nga natatapos dito dahil nagpakitang gilas nga itong si Moira sa karamihan kung saan ay marami-rami din sila na kabilang na i-interviewin. At dito naman na sinabi ni Lynette na wag daw parang tanga itong si Moira dahil naintindihan naman niya siguro ang sinabi nga ng producer na kung saan ay dapat nakakaupo ng maayos din itong si Lynette. At dito na nga na sumagot-sagot naman itong si Moira kahit hindi naman ito ang tinatanong. At ang tinatanong nga dito ay walang iba kundi itong si Lynette. At wala na nga magawa pa itong si Lynette kundi pagtawanan na lamang itong si Moira. Dahil mamaya nakakatiyak naman daw itong si Lynette na mapapahiya lamang ito. At dito na nga nag-change ng gown o damit itong dalawa na si Moira at Lynette. At inaakala naman ni Moira na siya nga ang hinahangaan at pinagkakaguluhan ng mga kasamahan nito. Subalit ay sinabi nga ni Chang Susa na namalikmata at nagkamali lang daw itong si Moira. Ang tinitingnan daw nito ay walang iba kundi ito nga ang si Lynette dahil sa kakaibang taglay na kagandahan nito at lumitaw talaga. Maliban sa nagiging matapang nga daw itong si Lynette, ay mas magiging maganda daw ito kay ni Moira. Kaya dito naman na insecure itong si Moira at umalis at lumabas. At tinawagan nitong si Zoe at ipinaalam dito na siya na nga daw ang pinakamalas na natanggap ng mga kamalasan daw dito kina Lynette. At dito naman na pinayuhan din ni Zoe itong kanyang ina na huwag daw magpapatalo dito kay Lynette dahil may binabalak nga raw sila di umano. At dito na binalikan ni Moira itong si Lynette at hindi daw makakapayag na ito nga ang gawing cover photo dito nga sa film na gagawin nga ng producer. At dito na pilitan na ginugulo at inagaw kay Lynette ang nasabing bulaklak. At syempre pinabayaan naman ito ni Lynette at kaya tumilapon itong si Moira at nagiging napahiya sa karamihan. At lalo pat may nagbi-video kaya nagtitrending lalo itong ang video na nakarating naman dito kay Robert. At agad naman na pinuntahan ang kinaroroonan dito ni Moira kaya nagkita na nga itong dalawa na si Robert at ito namang si Lynette. At ipinagtaka ni Robert kung bakit nandun nga itong si Carlos Benitez. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.